alay namin sa'yo, tingin at alamin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus, Nazareno. Tayo ngayon ay magtipo at sambahin ang buo. Mag-iwang tayo sa ating debosyon. Tulin ang Panginoon. Iba po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang talangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisa niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabubuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon." Ito ang ipinasasabi niya, "Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman.
at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako sa at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hinihingaan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos. Bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan, wala ng makain. Kaya't nangagugutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na lang hina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. At dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lunsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat. Dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagdahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito naman ang pinakamahalagang utos. Ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas palad at buong galak nating wine-welcome at sinasalo ang bawat isa sa atin pong maluwalhating pag-uwi at pagbabalik sa dambana ng Nazareno. Samantalang tayo nagdarasal ngayong umaga, alalahanin din natin lagi ang ating matibay na kasama dito tuwing alas 7 ng Biyernes. Nagdarasal kasama natin, siguro hindi lang nakarating, si Bishop Bacani. Ito pong pagkakataong na ipagkakaloob sa inyong paring lingkod ngayong umaga ay nakatungtong sa kanyang mga balikat. Kaya ipagdasal din natin siya, no? Lalo na ang kanyang kalusugan. Kasi medyo maedad na rin ang ating matibay na kasama rito tuwing umaga ng Biyernes. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ginugunita po natin si St. Rose of Lima, secondary patroness po siya ng ating bansa. So kung secondary patroness siya ng ating bansa, sino po kaya ang primary? Sino pong nakakaalam? Sino kaya ang primary patroness ng ating bansa? Sige nga, ibukan yung inyong bibig. Sino? Immaculate Conception. Siya yung nakaluklok naman doon sa ating katedral. Aklat pa rin po ni Propeta Ezekiel ang una nating binabasa. At sa chapter pong ito, napakinggan po nating nabubuhay ang pag-asa ng sangkatauhan sa Diyos na nagbibigay buhay. Nabubuhay ang pag-asa ng sangkatauhang sa Diyos ay umaasa. Sa Kanya, posible po ang pagbabangong dangal. Gaano ka man kinunso muna ng despair o halos ginawa ka ng kalansay ng iyong mga pinagdadaanan. Grabe naman, ano? Grabe naman. Halos ginawa ng kalansay ng pinagdadaanan. Pero you'll never know. Baka nga mayroong talagang
nangayayat ng parang kalansay dahil sa mga pinagdaraanan. At grabe nga siguro talaga, lalo na pag pakiramdam mo ay wala ka ng pag-asa. Pag nag-give up ka na sa buhay, o kung tunay ngang pinabayaan ka na ng lubusan. Maring may nagawa kang mali at hindi mo na naitama, isang rock bottom experience. Maari namang may napili kang hindi dapat at hindi ka na nakabalik. Isang point of no return. Ano't anuman, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Ibubukas ko ang inyong libingan at ibabangon ko kayo. Mas malimit kaysa minsan, mga kapatid, ang atin pong kinalalagyan o yung libingan natin kahit tayo'y nabubuhay pa, ay tayo mismo ang gumawa. Kasalanan natin, kaya nalibing tayo doon. Nalugmok tayo sa ating kinalalagyan. Tayo mismo ang naglagay sa ating sarili. Pero may mga pagkakataon ding naitulak tayo doon. Ibang tao ang naghukay at sinipa tayo doon. Tulad halimbawa sa talinghaga natin kahapon, kung inyong maalala. Yung talinghaga ng may-ari ng ubasan at ng mga manggagawa. Hindi po pala lahat ng tambay natatayo-tayo lamang sa gilid ng lansangan ay tamad at ayaw magtrabaho. Meron po sa kanilang handa, kaya, at gustong-gustong magtrabaho. Hindi nga lamang nabibigyan ng pagkakataon o walang nagbibigay ng pagkakataon. Hindi nila ginusto yun. Naitulak sila sa ganoong kalagayan. Ang iba sa kanila ay nakakapasok din naman sa trabaho. Ang iba naman ay nagiging malikhain at sila na ang gumagawa ng sarili nilang pagkakataon. Nagsusumikap at nagtatagumpay. Tandaan po nating maging ang tinawag ng patay sa unang pagbasa ay naging recipient ng hangin mula sa pagpapahayag ni Propeta Ezekiel bago sila nabuhay at nagtayuan. Tumanggap sila ng intervention ng Diyos. Gaano man ka-passive ang kanilang pagtanggap. Maaring talagang wala na silang kakayanan, pero hiningahan sila ng Diyos. Yung iba may mga kakayanan pa na didispose nila ang kanilang sarili para tumanggap, worthily. Pero may mga tumatanggap talaga na hindi na maidispose ang sarili. Kaya galing sa labas ng kanilang sarili, intervention na. Iba na ang nagdi-decide para sa kanila. Pero ganun pa man, ang binibigyang punto po sa atin ng ating unang pagbasa ay tumanggap sila ng pakikialam o panghihimasok ng Diyos sa kanilang buhay o kamatayan sa case po nila. At the end of the day, minamahal kong mga kapatid, anuman ang mali nating nagawa o napili, we are not meant to die in anger and bitterness. Sana hindi naman tayo mamatay ng punong-puno ng sama ng loob.
we are not meant to die unloved and unforgiven. Hari nawa hanggang sa dulo, ano? Mapatawad tayo ng ating mga pinagkasalahan. Maramdaman nating mahal din tayo. Gaano man tayo kamakasalanan. Kaya huwag po tayong matakot na magmahal at magpatawad. Huwag po tayong matakot yakapin pabalik ang buhay at ang nagbigay nito sa atin. Kahit na hindi laging fair o just sa atin ang buhay. Kahit malimit nating masisi ang nagbigay sa atin ng unfair at unjust na buhay. Mga kapatid, wala pong kompromiso ang dalawang pinakadakilang utos sa mga kautusan. Walang kompromiso. Dinudurog po kasi nito ang ilusyon natin. Dinudurog ng dalawang dakilang kautusang ito ang ating ilusyon tungkol sa pagmamahal. Ibig pong sabihin, pag natutunan po nating mahalin ang taong hindi nagmamahal sa atin, masasabi po nating tunay nga tayong nagmamahal. And then, we can love ourselves. We can love God in return. Bigyan lamang natin ng pagkakataon ang ating sarili na makapagmahal. Kung hindi, baka ang pagmamahal natin na sinasabi ay isa pa ring makasariling ilusyon. Mahayaan nawa natin ang Espiritu Santong hingahan tayo ng buhay pag nauupos na tayo. Palakasin nawa tayo ng banal na Eukaristiya pag nanlulumo na tayo. Makahugot nawa tayo ng sigla at pag-asa sa pinagmumulan nito. Ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag po natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating sarili. Sa bawat paghahayag, ang atin pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda, manalangin tayo.
Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa sandaling katahimikan ng ating puso, mga kadiboto, atin pong lakas loob na iakyat sa krus ang ating mga personal na intensyon, yung mga nagtutulak sa atin para bumalik-balik dito sa Quiapo, pati na rin po yung mga ipinagbilin sa ating dalangin ng ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyong aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Tayo po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang ang paghahain natin kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng kanilang sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig din sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng lahat. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais kami na makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo't ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal gaya ni Saint Rose of Lima na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon? Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pakinggan mo nang mapo
announcement, ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad na 10 hanggang 21 taong gulang na lumuhok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumuhok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krusang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.